Ngayon, they were offering me the role. Sabi ko, sayang namin yung opportunity. It's another great journey. And it's an opportunity again for me to wave our flag sa international stage ulit. Kilala mo na rin sino si Kim? Yes, Danish ang Kim namin. Kailangan mo ba ng language? Bale, pagdating doon, meron kaming teacher for Danish. But right now, nagsiself-study na ako ng Danish. This is your second time, no? To play Sweden. Bale, ginawa ko siya ng 2017 to 2019 sa UK and European tour. Tapos, challenge sa'yo dito sa Denmark? Ayun, una-una yung language kasi sabi nila Danish is one of the hardest languages in the world. Mm-hmm. So, sobrang hirap nga naman kasi tinry nila ako actually pakantahin ng mga nursery rhymes nila. Sobrang mahirap pero I'm glad kasi nung una kong ginawa yung Miss Saigon, nagstay kami ng 6 months sa Germany. So, medyo may pagkaganon yung tunog kaya hindi naman na masyadong mahirap. Kumbaga, hindi naman siya out of this world na sa akin. Kasi sample daw, sample. Kasi mga ganong klaseng lingwahe. Sample daw, Gerald. Like yung, sige, ito yung isang nursery na pinakita niya sa akin. Yan, ha? Lil of pizza, il of crop, howlin' na panmuran, so kada still there. Grabe. Ano yung audition ka ba dyan? Or parang... Yes, they asked me to audition. Kasi alam niyo pa pagka sa international stint kasi hindi dyan yung basta ka lang kukunin. Talaga you have to audition for a role. But ako, I'm glad kasi I've done it before na nagawa ko na si... na gampanan ko na si Thuy sa Miss Saigon for 2 years. So, kumbaga nasa record na nila ako. So, they just invited me to... Maybe you wanna try Denmark. So, sabi ko, wala namang mawawala. Sige, napaka-casual nga lang. Sabi ko, sabi lang ngayon, they were offering me the role. Sabi ko, sayang namin yung opportunity. It's another great journey. And it's an opportunity again for me to wave our flag sa international stage ulit. Sabi ko nga, kumbaga lagi akong proud na ipakita kung gano'ng kagagaling tayo mga Pilipino. In terms sa talents, in terms sa pagpa-perform, tayo ay world class. So ibig sabihin na gusto nila yung performance mo dun sa ibang bansa na inanakauli ngayon. I'm assuming so po na ganun nga. Pinauwi eh, kasi may team na pinauwi dati. Charo! Pero tawag dito sa gano'ng katagal mag-stay dun for the show? This one for 7 months lang. Unlike yung UK European tour, 2 years yun. Ito 7 months. Let's see kung ma-extend. Ganun naman. Wala ka bang isasakripisyo mga events dito or parang mga gigs mo? Madami ring nasakripisyo pero yun nga eh. Mas priority mo yun? Actually, nung pagka-uwi ko nung 2019, ilang buwan lang kasi after na nag-pandemya na eh. Kasi nag-2020 na. Plano ko talaga, magtuloy-tuloy doon. Actually, nag-audition na ako for musical plays sa London. May mga roles na rin sana na I'm for consideration na rin. Pero nung mag-pandemya nga, syempre nahinto rin yung musical play sa West End for 2 years. So ngayon ito, medyo nag-change nga ako ng balay. Nasabi ko parang dito na nga siguro muna ako. Pero nung dumating ito, sabi ko parang bumalik na naman yung plano ko na baka dun mag-stay. Dun ako mag-build ng career. Tawag dito yung protocol dun, mahigpit ba? Hindi na. Actually, galing ako doon. Nag-concert ako nung sa Vienna nung May. Hindi na. Actually, sa outdoors nila, wala nang mask. Nire-require nila yung mask sa ano na lang, sa mga transportation na lang, sa subways, sa airport. Pero halos sa lahat, sobrang lubag na nila sa Europe. Tapos may upcoming concert ka din daw? Back on stage ka na ulit? Hindi siya concert. Actually, it's a musical. Ito, grab ko na rin yung opportunity to promote here yung I Will the Musical. It's a musical actually about the life of Drs. Willie and Dr. Lisa Ong. So, ginawa namin to last year actually.
yung ginawa namin to, it's not for political promotion or anything. It's not for campaign actually. Ginawa namin to inspire yung mga tao kasi it's about healthcare workers. Alam naman natin kung gaano naging kalaki yung role ng healthcare workers for the past 2 years, di ba? So it's, this is a tribute kasi Doc Willie wants to share his life din, yung kanyang inspiration na ma-share sa mga tao, and kumbaga isa siyang doktor, kumbaga personal ano talaga siya, doktor din siya. So ma-share niya rin, mai-impart niya rin yung kanyang naging experience itong during pandemic. Anong role mo doon siya? I play Doc Willie. Ah, wow. So, sa Doc Willie. Gaganapin po ito sa Metropolitan Theater on October 14. And available na po ang tickets niyan sa ticketworld.com. Yan, yun po. You can visit yung website na ticketworld.com. Buy tickets and I assure you po na napakagandang musical ang mapapanood nila sa Metropolitan Theater. And kumbaga ito, face-to-face na to. Sino yung kasama mong, sino si ano, Mrs. Dr. Ong? Actually, si Dr. Liza Ong, medyo pina-finalize pa namin. But last year, it was played by Paulina Yang. She's a an international theater actress din. Hindi na siya ngayon. Hindi na siya ngayon kasi nasa US siya right now. So, we're still looking, pero may ano na kami, may inaay na production. Pina-finalize na. Bago ka umalis, ito muna. Yes, ito yung parang magiging farewell musical ko before I leave for Denmark. How about movie? Yung Mama sa Pano, di ba? Ayun, yung Mama sa Pano. Tapos na, di ba? Tapos na to, tapos na. Actually, meron kaming preview. In-invite kami ni Attorney Topacio at the Boracho Film Production. Merong preview sa Baguio on August 26. Ayan. Punta kami Baguio para panoorin yung preview. Tapos, I hope by September or October lumabas na to. Yung Mama sa Pano, it's about sa 44. Ayun po. Ang title niya, Mama sa Pano, Now It Can Be Told. Starring yours truly and Aljora Brenica, Edu Manzano. May ano ba, tawag dito, may mga hints na ba na dito ipapalabas na on cinema, not on a online platform, wala pa? Wala po akong balita right now for that. Pero I'm glad tapos na nga yung editing and all, so i-preview muna. Siguro kung may mga konting finishing touches pa, konting editing ngayon, saka pa lang i-show. Kaya personally napanood niya na, di ba? Yung ano, so yung how was it? Yung very rough cut, maganda siya, maganda yung kinalabasan. Pero syempre hindi mo pa ma-judge totally kasi nga, rough pa lang. Sound effects, yung editing hindi pa ganun kapulido. Can you...